Ito na, second to the last. 1, 2, 3. Ito mo, baka ibigay po. Parang last na sa akin ito. Ano ka lagay dyan? Sorry. Wala pala ako pa niya. Okay. Ngayon ito. Wala ito sobra. Sobra? Sobra to. Ano? Ano? Tutok ang ano. Dalawa na lang. Okay. So, module number, ano na to? 5, 6 na. Okay, module number 6. Accepting salvation. So, ito na yun. Alam na natin na may kasalanan tayo, may penalty yan, ang Panginoon nagbayad. At, yan ay regalo. No? Tapos, meron tayong mga nilinaw, yung mga eternal security, lordship salvation. Kaya tama dun yung eternal security, what's saved, always saved. Ang mali, yung lordship, works-based, saka yung kinuntas natin yung rewards at recognition sa langit. Naintindihan na natin yan. Ngayon, pag nakita mong naintindihan na rin nila yun, so pinalawanag mo na eh. Eh, wala nang balakid. Papatanggapin mo na yun. Yun lang sinabi ng Panginoon. So, ano yung pinaka-ano natin dito? Verse. So, ako pagkatapos nga doon sa Romans 5:8, diretso lang. Ang tanong ko lang doon is, ano? Oh, ang Panginoon na pala nagbayad. Ano na lang kailangan natin gawin? So, babalik ka doon sa regalo. Kailangan mong tanggapin. Kailangan mong tanggapin ang Panginoon. Ngayon, yun na, paano nga gagawin yun? So, i-address din natin yung mga ibang mali dito. So, ang tawag natin doon sa pagtanggap, maraming nagtawag doon, no? Pwedeng prayer of acceptance, pero sabi dyan, di ba, the sinner's prayer. Bakit sinner's prayer? Kasi nga, ano bang prayer ng sinners? Siyempre, maligtas, dapat. Okay, so tatanggapin mo yung kaligtasan. Okay, one, why someone must blank in order to be saved? Anong kailangan gawin? Receive or pray, di ba? Or call, pwede rin. The Bible is very clear that that part of salvation is blank calling upon the name, upon the Lord. Salvation is blank calling. Bible is very clear that part of salvation is labo nito. So, yung calling upon the name of the Lord. Diba yung mag-trust ka, manampalataya, have faith, then call upon the name of the Lord. Okay, ito yung pinaka-verse natin, Romans 10:9. Napakalinaw, no? Sabi dyan, kung ikaw ay papahayag mo na yung bibig ang Panginoong Yesus at mananampalataya ka. So, pansin niyo yan, yung verse natin kanina, diba? Yung sinasabi nila, pinapoy, dapat tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Pwede yun, actually. Pero kaya nga inililive out ko yun kasi nga may iba ng connotation yung iba. Eh, Panginoon naman talaga si Jesus. Pero wag mong i-require na sundin niya lahat kasi nga wala naman nakagawa nun. Later na yun sa discipleship, okay? Ang sinabi dito, ang Panginoong Jesus. Okay, hindi mo siya gawing Panginoon dahil Panginoon na siya. Mga niyo ba yung pagkakaiba? Mag-confess lang, ibig sabihin, tanggapin mo, no? Na ikaw ay kailangan ng tagapagligtas,
siya ang tagapagligtas. Okay? At sabi ito, manampalataya ka sa iyong puso na siya ibinuhay ng Diyos mula sa mga patay, ikaw maliligtas. Napansin niyo ba yun? Yung hot raising from the dead, anong part yun ang inaral natin kanina? It is the gospel, di ba? Yung last part, na pinaka-importante, climax, namatay siya, ano ngayon? Naliving siya, lahat naman namatay, naliving. Ay kaso na po siya magmuli. Hindi siya, hindi yung pangkaraniwan. Okay? Yan ay patunay ng maraming bagay. Among them is yung siya ay Diyos. Okay, so pag pinanampalataya ko siya, tinanggap mo siya, ikaw daw ay maliligtas. Sa 13 ngayon yung 10-10, naka-reserve lang yun sa akin, hindi ko na inaano. Pero kasi yung iba dyan, pag nagsabing, maniwala ka lang, maliligtas ka na, parang dali naman nun. So, ang paliwanag doon is ano, kasi nga, siya na yung gumawa kanina sa regalo, di ba? May nagbayad yan, hindi ikaw, kaya binigay sa'yo, nahirapan ka ba, binigyan ka lang hindi, pero sino nagbayad nun? Yung nagbigay sa'yo. Or baka yung nagbigay nung nagbigay, kung sino man nagbigay nung una, siya yung nagbayad na siya yung nahirapan. So, ang Panginoon ay, ayun, so, ang gusto sabihin, so, madali, kasi nga, may iba na naghirap. Ngayon, pag hindi siya naniniwala na, manampalataya ka lang, anong significance na manampalataya ka lang? Parang big deal? Big deal ba yung manampalataya? Ha? Big deal ba yung manampalataya tsaka hindi? Naniniwala ka ba doon? Okay, tamo na. Big deal yung kasi doon mag-base ngayon yung actions mo. Kaya, importante yung belief. Yung actions mo, mas importante yung action. Eh, kaso, mauna yung belief. Kung di ka niniwala sa bagay, ba't mo gagawin yun? Diba? Kaya importante yung belief. So, pag hindi siya niniwala doon, isunod mo yung 10. 10-10, ano sabi doon? For by heart, man, believe it unto righteousness. And by the mouth, confession is made unto salvation. So, binakapan niya yung sinabi niya sa 9. Nanampalataya ka sa puso mo, mayiging matuwid ka. Eh, pag kinonfess mo ng puso mo, sa bibig mo, it is made unto salvation. Ibig sabihin, sinigurado mo pa kasi sinabi mo, hindi mo lang iniisip. Alam ng Panginoon, alam nung nagsosolvin sa'yo. Go! Diba? So, ang laging illustration dyan sa Tabao, pag mga yan, sa Ortigas, alam mo yan doon, nagkatabao, diba? Nagkatabao ko na ba? Opo, okay. Nilagay mo sa body data mo, marunong ako nito, magaling ako sa ganyan, ito yung alam ko, graduate ako sa ganyan. Nakalagay na lahat doon, ang galing mo eh. Pero bakit ini-interview ka lagi? Lagi yun. Alam na trabaho nang walang interview. Diba? Yun ang huli doon eh. Doon magkakaalaman. Nilagay mo dyan sa papel mo, magaling ka. Pero, paano ko malalaman? Okay? So, depende pa sa amin, mga technical. Laging dalawa yan. Isang manager, isang technical manager. Kasi yung technical manager, yung sinakalam nun eh. So, makikita niya ngayon kung sinungaling ka sa nilagay mo sa ano mo. Sa papel mo, okay, by data or resume. Kaya ngayon, ganoon din ang Bible, diba? Kailangan ipahayag mo. Yung iba, hindi ko ato eh. Sabi na, sige, mag-Bible study muna kayo. Mag-Bible study kami sa inyo ng ilang taon. Umatin ka. Diba, ano bang gusto nito mangyari? Magkaroon ng member o maligtas yung tao? At hindi mo patanggapin doon. Nahihiya ka ba sa Bible? Dami niyan, marami, especially mga Calvinist inclined. Yes. Ay, pipigilan ka yan, as in pipigilan ka yan. Hindi sila iniwala dyan. Okay? Ang kalaban natin yan in a way. Eh, no? So, kaya yun, ayun. Sinabi dito, kung ipapahayag mo at mananampalataya po, ikaw ay maliligtas. At sabi sa 13, for whosoever, kahit sino ka pa, pag tumawag ka sa pangalan ng Panginoon, ikaw maliligtas. Tapos i-relate ko yan. Sabihin ko, yung sabi kanina, manampalataya, ipahayag ng bibig, magtiwala, tumawag sa Panginoon, isa lang yun. Bakit ka tumatawag? Kasi naniniwala ka. Bakit ka naniniwala? Kasi naintindihan mo yung gospel. Ang mga kasalanan ka, siya ay nagbayad sa'yo. Wala namang iba. kung hindi by faith ng kaligtasan, wala nang kaligtasan. Kasi lahat ay makasalanan, di ba? So, naniwala ka ngayon doon. Tumawag sa Panginoon, maliligtas ka. Okay? This is seen throughout. Ha? This is seen throughout what? Okay, the Bible. Okay? So, kahit sa Old Testament, andyan na yun eh. Yung in-enumerate niya dyan,
Well, Old Testament, hindi New Testament. Hindi, sa Old Testament, by faith natin na sinasabi dyan. Masaya natin sa isa. Ay, basa ng malakas si Jana sa Genesis 4:26. And to said, to him also there was born a son, and okay. He called his name Enos. Then began men to call upon the name of the Lord. Nung si Enos daw ay pinanganak, no? Hindi masyado sinabi dito, pero doon daw unang tumawag ang mga tao sa pangalan ng Panginoon. So pag binabasa mo sa Genesis, hindi mo maintindihan kung ano yun, di ba? Kaya pag nilalate mo na sa kabuuan ng Bible, ba't napakakunti naman ang sinabi kay Enos? Eh, yun lang yung lagay eh. Para siguro gusto niyang sabihin na paumpisa pa lang yan, eh syempre naman, syempre yung Adam and Eve, syempre naniniwala sa Diyos yun. Gagaling sila dun eh. Pero ang na-imagine ko dyan, paglabas nila dun, may curse, di ba? So yung mga anak-anak nila siguro, din nila na nagabayan ng ganun dapat. Pero nung si Seth na, tsaka si kanyang anak, si Enos, ay tumawag talaga at marami na ligtas nun, obviously, kasi yun ang sabi dito. Romans, sorry, Genesis 12:7, Jamie, please. And the Lord appeared unto Abraham and said, unto thy seed will I give this land, and there buildeth he an altar unto the Lord, who appeared unto him. Okay, naniwala ba si Abraham sa Diyos? Yun ba ay ba yung gusto ko sabihin? Siya ba ay tumawag sa Diyos? Nag-build niya siya ng altar eh. Kasi meron siyang kinikilalang Diyos at inaalayan niya, di ba? Sa verse 8, sorry, sa 8. Si Jamie ulit, sorry. Pakituloy lang. And he removed from thence unto a mountain on the east of Bethel, and pitched his tent, having Bethel on the west and Ai on the east. And there he built an altar unto the Lord and called upon the name. Okay, so nakita niyo, magkasama yung pag nag-build ka ng altar, may pinag-aalayan ka. At syempre, may pangangailangan ka, ikaw ay tumatawag sa pangalan ng Panginoon, ng parehong-pareho dun sa kanina kay Seth, kay Enos, di ba? So ibig siya ay save individual, tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Okay, at alam naman natin ginawa ni Abraham, di ba? So, kung anong ginawa sa kanya ng Diyos. Itong na-accomplish niya. Okay, sa Psalms 116. Sino na? Peter. Psalms 116:13. Sama ka ba namin? Go. And I will take the cup of salvation and call upon the name of the Lord. Oh, Psalms pa lang yan eh. Di ba? Old Testament, yung calling upon the name of the Lord, hindi yan kakaiba sa amin. Sige. Tuloy mo sa 17, Peter. Salvation na rin yun. Tumatawag ang sa pangalan ng Panginoon yung mga tao. 17. Okay, si Daddy, si Panaya. For them will I turn to the people of a pure language, that they may all call upon the name of the Lord, to serve Him with one consent. Okay, ang ganda, di ba? So, I will turn to the people a pure language. So, again, actually, ang talagang plano ng Diyos sa Israel, sila yung nation of priests. Sila yung maglalapit. Yung ginagawa natin, ganito dapat sila, and even more. Hindi nila natupad. Okay? So, ngayon, tayo na yun. Okay? Kaya sabi dyan, siya yung magiging tagapaglapit ng tao, di ba, sa Diyos? Sabi dyan, they will all call upon the name of the Lord. Okay? Pag naligtas yan, or bago maligtas siya, tatawag yan sa Panginoon. At syempre, maglilingkod sila sa kanya. Okay? So, ngayon, understanding the sinner's prayer. Kasi ito mismo yung ililid natin sila. Again, ang pinakapunta natin ito, pananampalataya, di ba? Bakit natin sila ililid? No, yung iba, may makinig akong style. Sabi niya, ikaw na tumawag sa Panginoon. Pag hindi siya makatawag, saka mo lang siya ililid. Siguro, no, pwede rin. Pero bihira yung ganun eh, di ba? Sino ba na-encounter kong ganun? Pwede rin siguro kung medyo adult na, di ba? So, pero madalas kailangan din silang i-lead. Ngayon kasi naman, di naman, lalo pag adult yun, di naman basta-basta susunod dyan ng di ba?
Pag sumunod dyan, alam nila, hindi ka nilaloko, hindi mo sila nilaloko. At tsaka yung papatanggap mo naman kung ano yung napag-usapan niya na eh, di ba? So, yan. So, there's nothing blank about the prayer itself. There's nothing about, there's nothing special. Okay? Hindi yung magic spell. Okay? Depende dun sa pananampalataya una at pangunawa ng tao. Kung hindi mo siya na-review, hindi mo niya naintindihan yun, gusto ko niyang umalis na, kaya siya, sige, sunod na lang, go. Walang mangyayari doon, obviously. So, yung panalangin ay parang pattern na lang, parang maalala niyo yung Lord's Prayer, di ba? So, yung mga Catholic, ganun eh. Okay, kabisaduhin mo yung Lord's Prayer, Ama namin, sumasalangin ka. Ganun na ang pinalangin araw-araw. Bakit? Kasi, yun ay prayer pattern yun. Ibig sabihin, pupunan mo yun. Alam niyo yung template, di ba? Sa amin, template. Pag sinabing template, andun yung mga, para may guidance ka lang. May guidance ka. So, binigyan tayo ng guidance doon. Ipapattern natin, panalangin natin doon. Una, pasalamat sa Diyos, di ba? Pagpupuri, pagpanalangin. Tapos, sa kakaihingi sa bandang uli. So, ganun din naman yung sinner's prayer. Kung ano yung naintindihan mo na at ano yung pinaliwanag ko sa'yo, gagawin lang natin. So, napansin ko doon, ganun. Pag hindi convicted yung nakausap mo, hindi susunod, tawa-tawa, okay lang yun, hindi ko siya ikakaw. Ganun. Pero, pag ano, sumunod yun, yun. Ang duda doon. So, there's nothing special about the prayer itself. The blank words will not save you. The blank words will not save you. Ano yun? The mere words. Okay, hindi yun. Again, hindi yung magic. Alam nyo naman yung magic, di ba? Sumunod ka dito. Ano mo yun? Mere. M-E-R-E. Mere. The mere words will not save you. Okay? Kasi sabi sa atin, pananampalataya. Okay? So, bago mo sabihin yung ginaid ka lang, alam mo na rin yun. So, iniwo-word lang nung nag-guide sa'yo. So, hindi yun ang nagliligtas. Malinaw yan, ha? It is the blank in your heart that will save you. Ha? Ano yung nagliligtas? Pwedeng faith. Faith. Pwede rin belief. May isa po ako sa rin yun. Tingnan natin yung Romans 6. May sinabi kasi dito ano, specific. Belief. Okay, belief. Eh, 10 pala. Sorry. So yan. It is the blank in your heart that okay, believe in your heart. Huh? Believe in your heart. Okay? So actually, yung heart dyan is yung will. Okay? Ginusto mo, pinili mo na manampalataya. Hindi ka umasa sa gawa mo, sa iyong mabuting gawa. Hindi sa ibang philosophy, okay? So, napansin nyo dyan, sa 10:9, again, na pinasok yung identity ni Jesus, which is Lord. So, siya ay Diyos, siya ay Panginoon. And then, sa puso, sabi dyan, ito yung pinapaliwanag ko rin sa iba. Anong paniniwalaan mo? Sa Diyos, madalas gano'n lang ang sabihin ni iba eh. Dali kay Jesus. Importante yun. Kasi sabi sa John 14:6, sabi doon, I am the way, the truth, and the life. No man come to the Father but by me. Exclusive claim ni Jesus yun. Hindi pwede sabihin, dumiretso ako sa Ama, binypass ko yung anak. Eh kung sinasabi niyang wala nga pupunta sa Ama, hindi sa anak. At tama naman yun kasi dahil pwede mag-claim ng Ama, Diyos Ama. Pero nung nangaral si Jesus dito, yun talaga, mag-filter out mo eh.
Kung di ka maniwala dun sa anak na sinugo niya, di ka maniwala kung di naman nangusap ang ama ng ganong kalino ng katulad ng diba, sa ministry ng Panginoong Jesus. So kaya, to Jesus. So faith in Jesus, okay, hindi sa Diyos naniniwala ako na ano, na may Diyos. Alam, kahit demonyo naniniwala may Diyos. Hindi ganun. Maniwala ka na totoo yung patotoo ni Jesus, siya ay anak ng Diyos, kailangan niya matay para sa kasalanan mo. At dinadagdag ko pa dyan dahil nga mayroon mga ano ngayon, kalokohan. Di ba sabi ko, siya ay Diyos, si Kristo ay Diyos, nagkatawang tao, nabuhay ng banal, wala siyang kasalanan, nangaral, nangaral. Kasi parte ng gospel actually yun. Paano mo sabi yung sinabi ni Jesus? Di ba? So, nasummarize lang yun dun sa kanina, sa death, burial, and resurrection. Pero actually, kasama yung buhay niya, meron ding verse na nakalimutan ko. Okay? Ako, dulo-dulo natin sa 1 Corinthians 15. Okay, we must make, letter D, we make sure that we are not going around just praying with people that do not understand. Very good, sabi na ko yan. Tama, di ba? Kasi naiintindihan mo na eh, di ba? Hindi ka basta mag-pray lang. Pray tayo, ligtas na kayo lahat. Mga bata, ganyan, susunod dyan, bata. Pero again, pag ni-review mo na, o kaya ibang tao nag-review, ano tinuro mo dun? Kaya minsan, nataka sa mga churches na ganun eh, di ba? Ano tinuturo sa'yo dun? Dami ko na ikaw ito yung taga sa CF eh. Leader. O anong ginagawa nyo dun? Wala. Siyempre, hindi sabihin ko, no? Praise the Lord. Sayang oras. Yeah, Catholic, ganun. Okay, nasan tayo? Understand, very good, no? Kailangan mo maintindihan. Pag naintindihan mo, saka ka pipili. Okay, how this conversation, so ito yung example dito. So yun nga, ako personally, ginagawa ko, papabasa ko yan. So isa-isahin ko yun, ano ito gagawin para maligtas? Kung medyo mature na, medyo adult, marunong magbasa, marunong maintindi, sabihin ko, anong kailangan mong gawin para maligtas siya? Di titingnan niya. Believe, oh, yun ang unang madalas nakikita eh. Kasi yun ang, ano, di ba, yung nasa gitna. Pero yung nauna, sabi ko, ano yung nauna? End kasi yan eh. So, pareho mong kailangan gawin, di ba? So, dapat, i-confess mo ng bibig mo. Ibig sabihin, confess talagang, pag-confess, hindi naman say lang eh. Di ba, iba yung say, sabihin, confess. Pag sinabing confess, meron ka munang pinagugutan nun, di ba? Tayo, confess ka, kumpisal ka. Ay, kumpisal. Confess ka. Umamin ka, yan, di ba? Umamin ka. So, pag kinonfess mo yun, ay, ligtas. Amen? Amen. So, ayun na, pupunta naman tayo sa, binalik niya yung gift dito eh. Kailangan mong tanggapin. So, okay na tayo dyan. Daan natin kanina yun. Tapos, inan natin dyan, 1-12, diba? Ngayon, ito maganda. Mga pwede mong itanong sa kanya, okay? Do you believe that Jesus died on the cross, was buried and rose from the grave as a payment for your sin? So, depende yun. Kung anong naiisip niya dahil sinabi mo. Pero naniniwala siya doon, syempre, affirmative yun. Yes. Do you believe that salvation is a gift that you don't have to work? Ang ganda nito. Parang nire-review yung kanina. Kasi madalang marami. Especially nga yung Catholic daw, tsaka Mormon. Yan. Actually, lahat naman eh. Lahat ng calls, work-based yan. Hindi nila kuha yan. Yes. Ah, mas maganda. Actually, ni-review mo. Ito na nga, binibigyan na sa atin yung review questions. Tanungin mo yan. Dapat tama yung sagot nila dyan. Okay? Kasi hindi nila natindihan pag hindi tama yung sagot. Maganda yan. Pag ano, halimbawa, di ko alam na kaya siya nakikinig, tapos naisip, para lang umalis ka dyan. Ayun nga yung ano, medyo titingnan mo. Yun yung mapapractice mo na master mo na habang lagi mong ginagawa yung soul winning. Okay? Tsaka pag sumasama ka sa marunong, sabi mo, bakit niya ba hindi patanggapin? Eh, kasi nga, mali yung sinasagot eh. Ang nagmamadaling ewan eh. Okay? Meron din palang ano, akin yung Bible. Hindi ko binibigay ito. Kaya minsan, yun nakakano sa iba eh. Gusto lang pala ng Bible. Huwag mong ibibigay. No, ngayon, talaga na ano, hindi ibigay mo na. Hold up yung kan eh. Pero, yan. So, ganda maintindihan niya. Okay? Sige tayo. Number 3.
Do you believe that the gift of God is eternal life and will last forever? So, nireview yung eternal security. Diba? Eternal life. No matter what you do, kahit ano pang gawin mo, pag oo na naman, oh, do you believe that God wants to save you and give you salvation if you simply ask by faith? Diba? May gagawin ka ba? Siyempre, you ask. Ay, hindi trabaho yung ask. Hindi, nag-ask eh. Bira. Kunwari ito, Bible, kunwari, ang halaga nito 500, nag-ask siya. Akin na lang yung Bible, binigay ko, nagtrabaho ba siya noon? Diba? Walang masama tingnan. Uy, pinagtrabaho ko yan, hiningi ko yan eh. Regalo pa rin yun. Kaya dito, maganda yung illustration ng isang pastor. Sabi niya, sige, lahat ng ano, kung gusto niyo ng Bible, gatapos sa service, punta kayo dito, bibigyan ko kayo. Basta ano lang, sabi niyo, kailangan ko ng Bible, penge. Uy, nagtrabaho ko, binigyan ako. Hindi trabaho yun. Hiningi mo lang, okay? Labo naman. Anyway, may nagsasabi kasi gano'n mga pilosopong ngayon. Okay, so actually ito na yun. Kailangan mo lang tanggapin. Ah, dito na pala tayo. Okay, yung hindi yung nagsasalita, yung hindi yung salita magliligtas sa'yo, ha, yung pananampalataya. At kung talaga naiintindihan mo, ang Panginoon na magliligtas sa'yo, pinangako niya lang kasi yun, kaya ngayon, magitiwala tayo sa kanya, gagawin natin. Okay, sige, pray na tayo, ganun. So ito yung pwede mong sabihin, sabi dito, Dear Jesus, I know I am a sinner. Okay, may acceptance, may recognition, may realization na ako yung makasalanan and deserve to go to hell. Dahil ako yung makasalanan, I deserve to go to hell. Ako, ang aking ano dyan is, Panginoon, inaamin ko po yung makasalanan at walang magagawa upang maligtas ang aking kaluluwa sa impyerno. Yun yung version ko doon. Pareho lang yun, ba? I believe that you died on the cross, were buried, and rose again to pay for my sin. I ask you to forgive me. Okay, putatin yung forgive, ha? Okay, hindi yung repent na nag-a-ask ka lang ng forgiveness. And yung Panginoon naman talaga, pag seryoso ka, ikaw ay siya magbibigay, no? Magpatawad. Yan tayong buong preaching sa forgiveness. And take me to heaven when I die. Okay, walang malabo doon. Pag hindi ka impyerno, langit ka. Yung iba, anong aluf na aluf dyan eh. Hindi naman ano yun. Yun talaga yun. Thank you for giving me eternal life. Yan, dinadagdag ko natin ngayon yun. Kasi nga, parang malino ko ano tinanggap niya. At dinadagdag ko rin yung I only trust in you. Yun yung mga dinadagdag natin yun. Para malinaw. Hindi ako nagtitiwala sa pagtanggap ko, kaya ako naligtas dahil tumanggap ako. Sa iyo ako nagtiwala. Sinabi mo magtiwala ako sa iyo, kaya ako nagtitiwala sa iyo. Meron ba yung naligtawan? Okay, so last thoughts on presenting the gospel. We show people their blank. Ano yung pinapakita natin sa kanila? At dapat nilang makita na madalas sa inaano nila, iniiwasan ng din namin. Sin, okay? Pakita natin yung kasalanan nila. Yun yung, by the way, ang trabaho ng preacher, no? Whether be sa labas or sa loob, ang preacher pinapakita yung kasalanan. Sabi ng mga preacher, show my people their sin in the house of Jacob their transgression. So, ganun ang preacher. Inalam mo sa Diyos, ito yung ayaw ng Diyos, sabihin mo sa mga taong yan, ito yung kasalanan nila. Okay, so ganun tayo. Then B, we show them the blank for their sin. Wages or yung contemporary natin, dyan sa ano natin, punishment or penalty. Okay. Sa lesson natin, punishment yung nalagay ko dyan eh. Pero penalty, yan ang madalas ano ng iba. Hindi rin yung wages, kaso di, madalas ginagamit yun. Sa Bible yan eh, pero okay din yan. C, okay na po, we show them the penalty or the punishment or the wages of their sin. We show them that the Lord Jesus Christ blank for their sin. Died, okay, or paid, pwede, paid for their sin. Then we show them about blank. Pwedeng salvation, pwedeng everlasting life, pwedeng the saving love of the Lord, the saving, ang tawag dito?
the gospel, pwedeng the saving, ano binisip ko? Act, parang saving act, o yung ginawa niya, parang magkaroon tayo ng everlasting life. And then we finish with having them blank the Lord Jesus Christ. Yan, yun yung lesson natin, diba? Accepting salvation or accepting the Lord Jesus Christ. Yan, okay? So ngayon, tapos na tayo. Tatanggapin mo na. So meron na tayong ano. May question ba kayo? Napakadali ba ito? Ba't di tinuturo ng iba? Yan ang mga dati na ano ko rin eh. Ang dali lang eh. Lalo kahit sa amin, gumaganyan-ganyan si Pastor na kasi nga, na-influence ka ng mga Calvinists eh. Ang dami nilang literature. Kaya dapat labanan natin ng ano. Question. Sino nagpumpisa niyang sinner's prayer? Yan yung mga tanong na iba eh. Wala naman sa Bible yun eh. Wala, yan nga binasa natin eh. Ano pa? Question. May na-ICR na. Yan, daddy. Saan ka di? Okay. Example yan. Example lang yan. So, siyempre, English yan. Sa'yo, Tagalog. Pero, ito nga yung pabuli. Well, yan dasalan mo. Ah, okay, okay. Very good. No? So, ako, ganun ginagawa ko. Kasi nga, para, alam mo na, ang tagapagligtas sa Panginoon. So, we pray that people may be saved. At dun mismo. So, ang ginagawa ko, dinadasal ako muna siya. Nagdadasal muna sa Panginoon. Lord, save this person. Bago ko siya papasunurin. Naintindihan niyo? Maganda rin yun. Ganun na ako lagi kasi nga, eh, yun eh. Siya magliligtas eh. Maintindihan niya para kilusin din siya ng Panginoon. Kasi pagpapasunodin mo lang, talaga minsan ang dating nun, eh, ano, eh, sumunod ka lang, ligtas ka na eh. So pag pinalalangin mo, intindihan niya yun. Ang short prayer ko lang, di ba? Si daddy lagi na experience, sabi niya. Sabi ko, Lord, save this person according to your mercy and grace. Tapos, naintindihan daw niya po eh. So ganun. So kayo po ang maghusga. Pag hindi niya naintindihan, o, di ba? Alam ng Panginoon yun. So, hindi niya ililigtas yung taong yun. Hindi. So, again, wala na yung responsibility sa atin. Lahat na yun nasa Panginoon. Tsaka doon sa tao. Kaya, question? Yung sa ano, yung pagkatapos ng share. Pagkatapos siya ba? Pagkatapos sa prayer, we pray, susunod yung prayer ko. Yung sa, dahil sa min, tatulong natin yung nagtulong. Na? Oh. Okay, okay, so yung first pang-apat, yung pang-apat. Ah. Eh, yung ano eh, yung paro. Ah, sabi, okay, hey, maganda yan. Okay. So sabi sa marami na rin, kahit sa CCF, di ba ganyan, tawag nila dyan, four spiritual truths. Kailangang malaman, kayo makasalanan, pareho lang din halos. Kasi ang mali doon sa iba, yun nga, you have to repent of all your sins. Dinadagdag nila yon, kaya nilinaw natin yan na hindi kailangan yun sa lesson natin kanina, di ba? So, repent of all your sins. Okay na eh. Faith na eh. Tapos sabi mo, repent of all your sins. Una sa lahat, hindi naintindihan ng tao exactly yung ibig sabihin ng repentance. English man or Tagalog. Magsisi. Actually, sa Tagalog, medyo okay yung magsisi. Kanina, di ba, pag nagano tayo, sabi dyan ay, Lord, patawarin mo yung akin. So, kung yun ang ibig mo sabihin ng pagsisi, okay yun. Kaso kaya hindi natin dinadagdag kasi marami nang inattach yung iba doon na kasama nung pagsisisi. Ibig sabihin nun, dapat lahat talikuran mo. Bituin mo kung ako ay kunwari, ano ba? Kunwari, may live-in ako kunwari, ganun. Masama yun, totoo na, masama yun. Pero ibig sabihin, iwanan ko muna to. So kung hindi ako totoo doon, tapos hindi ko siya kunwari, tumanggap ako sa Panginoon yun, tapos hindi ko balak iwanan yung kalibin ko, ibig sabihin, hindi ako maliligtas. Basically, ganun ibig sabihin nun. So, masama yun ha, hindi tayo doon, ibig sabihin, pero hindi mo re-require nga. Naitindi yung pagkakaiba. So, kaya hindi natin sinasama yun, na talagang sinasabi natin na hindi kasama yun. So, maganda yung gawin everyday, dapat natin gawin yun everyday, kung sakaling doon. So, yun. So, yun yung huwag yung idadagdag.
Kumpleto naman na yun eh. Okay? Hindi. Halimbawa, may sinayin ka na, tumanggap siya. Tapos hindi naman niya, ginagawa yung, halimbawa, may kaligin niya siya. Hindi, hindi siya same. Ganun ba yun? Parang nag-ano siya, parang nag... Parang hindi, Hypocrite, okay, very good. So parang, ito nga hindi, inililinaw natin eh. Saan ba tayo naligtas? Nung tumalikod ba tayo sa kasalanan o nanampalatayan lang tayo sa Panginoon without works? Sir, naniwala sa tayo.